So Khai, tell me about your role sa Sugat sa Dugo. I'm Khai Flores again. Ako po si Jack sa Sugat sa Dugo. Ako po ay sex worker doon, pero mapagmahal sa kapatid, sa jowa, and sa mapag-alaga siya na kuya. Gaano katagal niyo ginawa yung movie? Actually, 1 year in the making siya eh. Ang daming proseso, ang daming nangyari, ang daming pinagdaanan na itong Sugat sa Dugo. And before this movie, ano yung mga ginawa mo na? Ang mga kaibigan ni Mama Susan, under by their Chitoronio, huling hibla, kay Mel Magno po. Okay. So, how was it working with Janice? Doon po yung saya, pero nakakakaba. Kasi syempre po, Miss Janice de Belen. Oh. And then, sino bang hindi makakilala kay Janice de Belen? Mabait, magaan pala, and sobrang professional. Okay, and your younger co-stars? Okay naman po, kasi magkakaibigan po kaming lahat. Magka-friends po kaming lahat. Kumakanta ka? Hindi po. Talagang acting lang. Acting and medyo sayo. Who manages you? Sino nagmamanage? Dragons po. Si Teen Ariola and Bambbi Fuentes po. Kano ka nakatagal sa showbiz? 3 years po. Nagsimula po ako sa Cadena Game po. Ah, okay. Yeah. Ano. So, meron ka na bang next project after this? Hopefully, November, matutuloy po. Trilogy siya. Parang po siyang Shake, Rattle, and Roy. Ay, ganda. Yeah. Ano na bang, palalabas ba sa sinihan tong movie? Yeah, sana. Okay. Anong klaseng role ang interesado kang gawin next? Baka po sa horror po. Sa horror po. Okay. Ay, yung sana matuloy, ano? Opo, sana po. Anong impression mo kay Bambbi? And how is she as a producer? Okay naman po, mabait naman po siya si Bambbi. Professional din. Si Mama Ting, ganun din po. Si Direk Dan inalagaan po sa movie. Lahat po sila inalagaan po kaming lahat. Tapos sino yung gusto mo makatrabaho? Kanina binagit mo pala, ano yung love team na Katniel? Bakit Katniel sila? Kasi crush ko po si Katrin Bernardo. Super ingo pa lang yun. Hello? And then, pero sana, pero meron pa po kung gusto yung magka-work eh. Si, sa GMA, si Bianca Omani. Yan, si Alden. So, po makatrabaho yan si Alden. Willing ka mag-play na third party kay Katniel? Ay, oo. Oh, sa Katniel? Oo. Oh. Talaga. Oo. Oh, oh. Pero gusto ko parang ano, kapatid po ni Daniel Padilla. Ganun lang? Oo, oh, parang ganun. Ayaw mo yung kaagaw? Parang mabigat po. Okay. Baka po pag sa tent, ano? Oh, baka iba mangyari. Diba? Kung may dumating naman po na love team, why not? Pero gusto ko po talaga mag-focus talaga sa pag-actor na if ever solo. Pero kung may love team, why not? Sige. Pero yun, aside from yung madali kang lumuha, ano yung edge mo dun sa other na newcomers. Para maalala nila na ito ay si Khai Flores. Para magmarka ka. Siguro sa hirap kasi baka kasi mabasya ko eh, pero siguro sa pwede naman si Charmaine muna. Charmaine, ikaw. Ano ba yung Shira? Shira, ano yung direction ng career na gusto mo talaga natahak? Actually, para sa akin po kahit ano, basta makuha lang po ng mga projects. Kasi syempre po, wala din po nagsisimula sa madalian lang. So, anything, kaya po pong yaksa. Wow. Yung edge mo sa, or yung tatak mo, para ito si Shira. Ano yung edge mo sa other newcomers or other, kasi sa, diba ang drumming ngayon? Sa looks, syempre. Yes, siguro sa looks din. And then, gusto niya, dream role niya po kasi maldita. So, kontrabida. Kontrabida. So, parang gusto niya tatak na gano'n. May ano ka? May idol ka? Siguro po not like idol, pero po parang inspiration lang po si Andrea Benyantes. Kau? Si Joshua Garcia and si
John Jaranilla. Actor or actress that you would want to work with in the future? Parang sila yung tinitingnan natin. And gusto ko kayo. Katniel. Katniel po. It's either Katniel din po or Andrew. Si ano pala gusto ko? Bianca Umali. Wow! Bagay kayo. Nagot po tayo kay Roro. Yun lang. Kinulong. Kinulong. Yeah, ang ganda po ni Bianca. Shira, kwentuhan mo naman kami yung ginawa mo dyan sa Sugat. So basically, I'm playing the role of Anna, yung bunsong kapatid po ni Jack at ni May. And Anna is just a kind kid who's just want her siblings na makasama habang buhay, just a healthy family lang. And just to enjoy life. Meron ka bang nahirapan dun sa role mo o dun sa eksena? Ang nahirapan ko na sa mga po is siguro po yung iyakan moments po namin na magkakapatid. Kasi very dramatic po talaga. Like, ang dami din po kasi nangyayari nung time na po yun. Na nagkaroon din po siya ng small injury. Kamay mo din. The figure figure. Yeah. Nagkaroon po talaga ako ng totoong sumaya. Isa po, pet na. So, siya natural yung iyak. Ikaw? Ikaw, paano ka umiyak? Anong iniisip mo? Siguro po, mga iniisip ko lang po. Mga problema lang din po. Siyempre po, very nakaka-kababa na muna, pero it's Nag-aadal ka? Stop po ako this year. Pero babalik po ako next year. What were you taking out? EDM. Ano yung role mo sa movie? Ang role ko po sa movie is yung bunsong kapatid po ni Jack at ni May, which is si Anna po. First movie? Yes. Nahirapan ka? May isang scene po na nahirapan ko kasi very nakaka-drain po kasi tumaya si Shira. Nung gabi pong yun, nakaka-ilang take po kami kasi malaki pong nangyayari. So, it's a crying scene with the siblings. Ikaw may mga eksena kay Jenny's? Yes po, may kasi anak kayo eh. So, kumusta yung experience working with Lee Jenny's de Ville? Syempre po, it's a very pleasure po talaga. Kasi it's my first time to work with a big celebrity po talaga. She's very kind, very calm, lang ka word, very, as in super nakaka-inspire po siya ka word. Hindi siya nagalit ever sa set or... Ni-nervous ka? Nung una po, pero nung tumagal na easy. Pero anong natutunan mo kay Chinese? What lessons have you learned from her? I learned a lot of things actually based on sa pag-aano ko sa kanya, observe ko sa kanya is she's very calm lang sa pag-aano. Like, hindi niya na po kailangan mag-aano ng script. Like, alam niya na po lahat ng gagawin niya. Actually po sa pag-iiyak din po, kahit sabihin isang patak lang hanggang dito, gagawin niya lang po. So very inspiring, very nakakasana all, ganoon. So ikaw nagre-report ka sa set ng memorize mo na lahat? Oh yes po. Okay, so she was born in Israel. Oh yes. Oh. But what they're not Israel? Yes. Isu talaga ang artista. Oh yes. Yung Tweg,
Filipino family niya? Oh, yes, sa dad ko. Anak na isipan mo kung nasa showbiz, mag gusto mo nasa Actually po, when I was like 3 years old, I love to dance sa maraming tao, I love to sing, ganun po. So, habang tumatagal po nung when I get older and older and older, mas na-discover ko po na gusto ko din po pala mag-acting. Like, lalo na po nung mga sa school, mga roleplay, ganun po, ano, mas... Parang nakaka-enjoy ko pala mag-acting, parang, alam mo po yun, parang nagdidinibangan ko din po. So, ayun po, nakilala ko din po si Miss Bambbi hanggat sa, napunta na po ako dito. Ilan taong ka na? Ah, 15 po. Oh. Kailan ka na 15? Ah, nung May 10 po. Anong height mo? 5.5. So, ano yung height niya? Kapitin niya si Aster. Wow! Sikat siya. Aster. Na nanonood ng TikTok with Aster. Grabe naman po yan! Tinaim ka po! Ano yung thoughts mo sa subject na movie na HIV? HIV is a big awareness po sa mga kabataan po ngayon. Lalo na marami na din pong nakaka-experience ng HIV based sa alam ko po. And syempre po, it spreads awareness din po para may matutunan din po mga kabataan. Hindi lang po kabataan, halos lahat din po yung tao na mas maging maingat. Yes, mas maging maingat. Yung role mo ba dito na kariwara ka rin sa bad character mo? Ay, hindi po. Si Anna po, she is a very kind. What's your name in the movie? Anna. So, what happened to her? She's a very kind kid na gusto lang din makapagtapos and very, very thoughtful sa mga kapatid niya na ayaw niyang may masamang mangyari. Like, very... Kaya tuwing papasok siya sa school, tapos nung nalaman niyang may HIV pala yung kapatid niya, doon nagka-very, na-complicated kasi nati-distract din siya sa school because nangyayari sa family. Syempre, she's scared na mawala yung family niya, yung brother niya. Sino yung showbiz crush mo? Ay, asap na po, wala. Talaga, bawal pa. Bawal? Bawal sa mamin mo? Ilan ba kayong magkapatid? Sa side po ni mama, lima po kami. Sa tatay? Sa bunso po. Sa dad ko po, tatlo. Maliit kayo. May next project ka na ba? As of now po, I'm working on Kahit Mabuti ng Buhok Ko. My role po dito is yung batang Sharon Cuneta. Oh. Yes. Wow. May audition ka ba? May audition ka ba? Ay, hindi. But you're still in school? Oh, yes po. What are you Kaya po ko na-late. Sino pa mga gusto makasama sa showbiz? Madami po ako. Sino? Like, sino? Siguro po si Andrea Villante. Kasi po, when I was younger, like, tinong po younger, nung past few years, dun po sa kadena ng Ginto, that's when I realized na gusto ko din magkaroon ng role na kontrabida. Ang inspiration mo kaya si Andrea. Kasi parang, nakakita ko yung sarili ko na ginagawa din siya. That was not too long ago, 2 years ago lang yun, diba? So may pagkamaldita ka din? Hindi naman. Ay, isip mo, nakaya ko. Nakaya ko po. Wala po akong intention na sumali ko. Pero siguro po sa future, pag ready na po talaga.